Good morning! So ngayon naman guys, discuss ko po sa inyo ano ba talaga yung effective presentation. Okay? And the third most basic po na step sa paggawa niyo po ng business of being global, third fundamental step is presentation. And when you say presentation, ito yung pinaka opportunity na binigay po ng client po natin para ipakita po sa kanya yung business. Okay? Sabi nga guys, sa presentation, ito na po yung pinaka bottom line ng pag-present po natin or pagpapakita ng business. And part of that, syempre, since ito na yung hot point or hot button in which binigyan tayo ng opportunity ng client natin, we should do our best shots. Tama? And sa presentation, may tinatawag tayong package. Okay? In terms of package, pag sinabing package sa presentation, okay, it deals about kung paano may present, yung anong itsura mo kung nag-present ka ng business. And alam nyo guys, isa po sa ingredients po ng effective presentation, yung po tinatawag po natin ng proper dressing. Alam nyo po, isa po sa mga batayan or confidence level po ng isang presenter, isang kailangan suot, tama? And I'm not saying na kailangan mamahalin or branded yung suot mo, pero as much as possible, kailangan presentable. And if you could just imagine, isipin nyo na lang po, imagine na lang po, kung nag-present kayo isang bank manager or isang, you know, bank supervisor, tapos yung suot niya naka-polo barong, tapos naka-snacks, tapos naka-black shoes, very formal. Tapos yung suot mo, naka-short cut. Ito masakit, naka-sando pa. Tapos level 1 lang yung business. So more or less yung confidence level mo, misan mamba, alam mo kung bakit nakadepende sa suot mo. So guys, my point, ang point ko lang, kapag ikaw mag-present ka sa client mo or sa prospect mo, ilang presentable yung suot mo. Pangalawa, meron kasi po tatlunguri ko ng presentation. In the second tip, there's three kinds of presentation. Number 1, may tinatawag tayong one-on-one. Pangalawa, may tinatawag tayong home party or home meeting. Or yung third na presentation, ito po yung centering or seminars. Okay? So guys, in terms of one-on-one, okay? So ito po yung system in which or step, sabi ng pag-present, in which yung kausap mo, okay, kinakausap mo siya by heart. In terms of one-on-one, yung tipo na like probably sa coffee shop, sa office mo dadalhin yung prospects mo, VIP yung treatment mo sa client mo. Kasi there will be people na hindi mo talaga sila may sama sa seminar. May mga tao na hindi mo may sama sa probably home meeting, hindi mo may invite, pero pwede siyang sumama sa one-on-one. Kasi yung time sa one-on-one, double percent sa one-on-one, very limited lang. Hindi katulad ng discussion kapag sa seminar or kapag nag-present ka sa crowd. Tama? Tapos ang pangalawa, anong advantage ng one-on-one? Sa one-on-one presentation, you can directly ask your client, ano ba yung mga hindi niya naintindihan? Ano ba yung mga hindi niya nagustuhan? Ano ba yung side niya? Ano ba yung decision na pwede niya gawin? The moment na ipakita mo yung business. Clear? So guys, you know what? Ang maganda po sa AIM Global, lahat po tuturo po namin sa inyo kaya kung paano po present ng tama ang business. Okay? So guys, so one-on-one, again, ulitin ko, kailangan i-consider yung proper dressing. Pangalawa, in terms of presentation, kailangan you should be confident on what you're saying. Alam niyo guys, alam mo ba na makita sa mata ng isang presenter kung alam niya ang sinasabi niya o hindi niya alam yung sinasabi niya. Alam ko po yan. So, the moment na makita mo yung prospects mo, kailangan you should be confident. Kailangan every single word na sabihin mo sa kanya, kailangan 100% confident ka sa top na ibibigay mo sa kanya. Tama? Pangalawa, sa home party naman, may mga tao na hindi mo ma-invite sa centering o hindi mga VIP, okay? So guys, sa home party naman, ito yung i-organize mo sa bahay ninyo. Ang main purpose ng home party is unang-unang makapture yung market, particularly sa loob ng bahay mo. Alam mo bakit? Kasi ang hirap gumalaw sa negosyo nito kapag mismong negative yung family mo. Tama o tamang-tama? Tama? Isipin mo, lalabas ka sa para mag-network, maghanap ka ng prospects, mag-reject ka, mag-fail ka, you know, magpupuyat ka, magpagod ka, tapos at the end of the day, pag-uwi mo sa bahay, negative mo yung mga kasama pa mo, tama? Yung nani mo, nasabihan ka. Yung asawa mo, nakanaka-negative. So, purpose ng home party is to educate everyone of your family. Hindi man sila mag-join, worst scenario, hindi man sila mag-join, at least, na-create mo na positive yung mag-isip ng mga family mo, okay? So guys, hindi lang yon. Para mas madali mo ma-invite yung mga kapitbahay mo, yung mga relatives mo. Para guys, you know what? May mga prospect tayo, hindi mo isama sa seminar. Pero kung na-invite mo sa bahay, hindi ka easy to go to your house kasi mas malapit, okay?
So guys, 30 is yung tinatawag natin na seminar or centering. Pag sinabing centering, hindi yung seminar, formal seminar na ginagawa po natin sa office. Hindi may speaker, tapos may crowd, mag-i-invite ka. So ngayon guys, kapag centering yung system or pag-present natin, okay? Ang papalimit na dinadala dito, ito yung mga positive na prospects mo ninyo. Or yung mga na-one-on-one muna, yung mga na-mong-party muna, pwede mo silang invite dito sa seminar. Okay? So guys, ang advantage po ng seminar is that totally 100% from my new details, i-discuss po sa seminar, even yung mga single details po ng ating negosyo. Clear? Ang advantage din po lang sa centering or seminar, para makita po nila yung crowd, kung gano'ng kadami yung umatid ng yung global. Tama? Alam niyo guys, out of the three, tanong ko sa inyo, ano kaya ang pinakamahalaga? Yung one-on-one, yung home party, o yung centering? Sige nga. Alam niyo guys, ang pinakamahalaga, lahat po yan mahalaga. Tama? Alam niyo kung bakit guys, kasi every single prospect po ninyo, meron po siya fitted the presentation para sa kanya. Okay, so guys, hopefully nakatulong po ako sa inyo para po sa effective presentation. Okay, thank you so much and God bless you all.